Amin. May mga anak pa po ako naiwan sa bahay, hindi ko na po naalagaan dahil sisitpasan po namin. Sana po patulungan ninyo kami para sa baby ko. Hello, hello, hello everyone. So welcome sa panibagong reaction video. Sana naman ang inyong matutunghayan sa araw na ito. Ayan guys, so nakita na ninyo ang ating introduction. Medyo iyakan ito guys. Pero bago ko ibahagi or i-share sa inyo ang storyang ito, so gusto ko po sanang i-promote muna si Juna G TV. Ayan, isa po siyang team o member sa ating Caring is Blessing ni Engineer Ruel Silipat. Ayan, si Juna G TV po guys ay more on family vlog, lifestyle, travel and food. Ayan, kung mahilig ho kayo sa mga ganong content, so pakidalaw po si Juna G TV. Ayan, and then nga nao ngayon guys ay gusto ko pong ibahagi sa inyo ang storya ni ate, kung ano ho ang kanyang kwento, kung bakit siya nag-iiyak. Ito guys, ito siya ay nirefer lamang ng aking friend, ng aking kaibigan, ng kasi nasa hospital ito, itong si ate na ito, itong umiyak. So malaki ho ang kanilang problema kasi yung anak niya ay may sakit at mayroong sakit sa puso, yung buta sa puso. So kailangan ng operation. So 5 months na sila sa hospital at malaki ang bill, pero hindi naman hong hinihingi ni ate na pababayaran yung ating bill kasi umabot kasi ng malaking amount talaga. Medyo mahirapan tayo doon bilang isang small vlogger, small YouTuber, mahirap po sa atin na magbigay ng ganong kalaking halaga. Pero ang hiling lang ni ate sa atin ay kahit kunti na tulong, tatanggapin niya. Basta bukal po sa ating puso. So ginawa ko, ayan, ni-reach out ko si Kalingap Ginger Lopez doon sa General Santos City. Ayan, kasi taga Jensen kasi ito guys. Na-admit itong batang ito sa Sok Sargen Hospital doon sa Jensen. So pinabisitahan ko kay Kalingap Ginger Lopez at para ma-interview at makita sana ang baby. Pero sad to say, may mga protocol ang hospital kaya hindi ho makapasok si Kalingap Ginger. Kaya ang ginawa niya ay in-interview niya na lang po si ate sa labas ng hospital. So panoorin natin guys at pakinggan natin ang kanyang buong istorya. Okay, magandang gabi mga Kalingap. So, nandito tayo ngayon sa isang ospital po dito sa Jensen para tulungan po natin yung mag-ina po. Yung anak kasi po niya is nandito po na-admit. So, 5 buwan na po sila dito sa ospital. Ngayon, hindi po sila makalabas gawa nung laki po ng babayaran. So, ipapakita po namin yung video ng bata at saka yung picture po para makita nyo po mga Kalingap. Picture ng bata. Okay mga Kalingap, ang pangalan po ni baby ay Emmanuel Daano. So nandito po yung nanay niya, interviewin po yung nanay po ni baby Emmanuel. So ma'am, ano nga pangalan mo ma'am? Ako po si Maria Rizel Capati. Oh, anong nangyari sa baby mo ma'am? May butas po sa ugat ng puso yung baby ko. Yung tawag po nun ng heart. Congenital heart disease niya is PDA, patient ductus arteriosus. So yun guys, narinig niyo yung sabi ni nanay na ang sakit ng bata ay congenital heart disease. So sakit sa puso, yung puso ay may butas. So napakalaking problema ho talaga pag ganun. Tapos sa 5 months na sila doon sa hospital at malaki ang bill. So problema ay paano makakalabas, pero lahat ng bagay ay may solusyon. Ika nga, di ba? Ipagdasal lang natin sa may kapal kasi tutulungan niya sila nanay na masolusyonan. Kaya ito, ginawa namin ang video ni Ginger Lopez ay para mapaabot din sa inyo mga viewers ang problema ni ate. So pinablard ko lang ang mukha ni baby para for the privacy. Private privacy na rin para proteksyonan din si baby. So yun ang kanyang aming pinag-usapan ni Kalingap Ginger. So panoorin ho natin guys ang buong istorya ni ate, kung ano ho talaga ang kanyang hinihingi sa atin. Oo. Tapos sa ngayon ma'am, kumusta yung baby? Medyo okay naman po si baby, pero kailangan po talaga siya ng mga tulad ng oxygen, mga suporta na gamot na mga kailangan niya. Tapos hindi po talaga siya totally na okay.
Okay, so kailangan siyang operahan. Opo. So, magkano kaya yung pang-opera ni baby, ma'am? Aabutin po daw kasi ng 450,000. Sa Manila pa po yun gagawin. Wala po kasi dito sa... Okay. So, anong trabaho natin, ma'am? Wala po kong trabaho. Minister ko po, construction labor lang po. Okay. Minsan meron trabaho, minsan wala. Minsan wala. Paano, ma'am? So, yun yung hiling ni ate na oxygen at saka medicine nang talaga. Pero okay naman si baby pero not totally okay kasi need ho talaga ng operasyon pag sa ganong kalagayan. So, mantakin nyo guys. Walang-wala ho sila ate. Construction worker ang asawa. Minsan may trabaho, minsan wala. So, bilang isang ina, gagawin mo talaga ang lahat, 'di ba? Para sa ikakabuti ng iyong anak. Kaya naawa ako dito kay ate. Nilapit lang ito sa akin at naawa ako sa kanyang sitwasyon. Kaya sinabi ko kay ate na wala naman ho akong ganung kalaking halaga, wala din ho akong lakas na makaambag ng malaki. Ang tanging magagawa lang ho namin ay i-video, ipo-post at manawagan baka may mga taga-subaybay, may mga viewers na nanonood na handang tumulong sa kanila. Diba? Yung bukal sa puso na pagtulong. Kung sino man yung mga relate, yung napagdaanan ang ganitong sitwasyon, ay nakakaintindi ho, lalo na pag tayo ay bukal sa ating puso ang pagtulong, nahabag tayo sa kwento ni ate. So panoorin ho natin guys ang iba pang mga detalye sa istoryang ito. Ano ma'am ang pang-araw-araw natin? Meron din po minsan na nagbibigay mga kamag-anak tsaka yung mga kaibigan namin minsan nagbibigay ng mga unti-unting pera. Kahit konti, at least nakakatulong din naman sa amin. Oh. Minsan, walang-wala din. Minsan, nauubusan kami ng gamot. Walang gamot, walang gatas, ganun po. Ma'am, paano yung bill nyo sa ospital? Yun nga po yung problema namin ngayon, sir. Kasi wala po kami, hindi po kami nakalabas. Mga 5 months na po kami dito dahil sa sobrang laki ng bill namin, 300 plus. Tapos lahat ng nahingian na namin ang tulong yung lahat ng gobyerno na nagbibigay ng tulong. Pero hindi po rin pasasapat kasi araw-araw din po yung lumalaki yung bill namin. Kahit nababawasan, dumadagdag din naman yung araw-araw. Tapos habang tumatagal din po yung baby ko dito, nagbabalik-balik yung kalagayan niya na nangingitim siya. Tsaka kailangan niya yung oxygen, i-admit na naman ulit. Si Bonbon po kami dito simula nung pinanganak siya. So, ilang ano na siya ngayon? 5 buwan na ma'am? Umpisa nung? May 2021 po na-admit kami dito. So, ngayong October 25, magpa 5 months na siya. Pero 10 months old na po siya ngayon. 10 months old. So, dito na siya nag-5 buwan? Opo, hindi nga po siya nabibilad sa araw kasi bawal din naman po siya ilabas kasi ma-expose po siya sa mga tao. Bawal po kasi. Oo, bawal. So, yun guys, nilapitan na ni ate lahat ng mga nasa LGU. Ayan, pero hindi pa rin sapat, diba? Kasi sa hospital kasi araw-araw ho yan. Araw-araw pumapatak ang iyong gastos dyan. So, guys, kung may mga alam kayo kung saang departamento, saang mga organisasyon na kailangan nating hingian ng tulong, so paki-comment na lang. May nag-offer din sa akin na ilapit sa or isabihan si ate na lumapit sa DSWD, sa PCSO, ganyan. So sabihin natin, i-advise natin kay ate din yan. Pero kung if ever may mga alam pa din kayo, mag-comment lang kayo kasi minsan ako hindi ko na din alam kung sino pa din lalapitan sa Pilipinas, 'di ba, ng mga organisasyon.
Ayan. So, comment lang kayo para sabihan natin si ate na lumapit sa mga ganyang mga organisasyon para sa kanyang tulong. Ang magagawa lang ho namin sa aming team ay siguro pang araw-araw na gastusin. Ayan, magbibigay ho kami ng sapat lang na pera doon kasi hindi ho kaya yung mga hundreds of thousands of pesos na ating mabibigay kay ate. Diba? So, panoorin ho natin guys ang hiling ni ate sa inyong lahat. So, manawagan ka ma'am sa mga may malalambot na mga puso na andang tumulong po kay Baby Emmanuel para po makalabas na po kayo dito sa ospital. Ako po ay nananawagan sa mga taong may mabubuting puso na sana po matulungan niyo yung anak ko na makalabas dito sa ospital at maging maayos po siya sa ngayon para makauwi na po kami kasi hindi po talaga kami nakalabas. Ilang buwan na po kami dito. Buwan-buwan po kami nandito. Wala na po talaga kami ibang malapitan kasi lahat po nalapitan na namin. Pinag-suporta na lang po ng mga tao yung inaasahan namin sa pangkain namin. May mga anak pa po ako naiwan sa bahay, hindi ko na po naalagaan dahil sa sitwasyon po namin. Sana po patulungan ninyo kami para sa baby ko na makalabas dito sa hospital para po mapatuloy po namin yung pagpapagamot sa kanya at maging maayos na yung sitwasyon niya. Kahit po magkaano kami magpakaawa sa hospital, hindi po talaga kami palabasin. Kasi po, sa sobrang laki, hindi nila po papayagan yung ganun na magdabas dito kung walang perang, kung pila lang ibabayad sa hospital. Sana po, ako po ay kumakatok sa mga puso ninyo na sana po patulungan ninyo si baby. Kasi hindi rin naman po siya totally okay kasi pag nasa labas po kami, kailangan po kanina ng oxygen sa bahay. Wala po talaga kami mabili ng ganun. Tapos kaya nga po pabalik-balik kami sa hospital kasi kulang po yung oxygen sa katawan niya. Palaging may na yung prone po kasi siya sa pneumonia tsaka sepsis. Palagi po siyang nakakaganon pag nai-standby lang po kami sa bahay ng 2 weeks. Tapos balik na naman po ulit kami dito sa hospital. Kaya nga po wala na talaga kaming makunan kung saan-saan na kami nagpunta or tsaka saan-saan na rin kami nakahingi ng tulong po sa mga tao, sa mga iba din kasama namin sa room, nagbibigay din sila ng tulong. Sana po patulungan ninyo kami, yun lang po ang hinihiling ko sa inyo. Sana po maging guide po kayo o daan para sa paglabas ng baby ko. Sana po matulungan niyo ako. Okay. So, yun po ang panawagan po ng mama ni Baby Emmanuel. So, yun yung hiling ng isang ina para sa kanyang anak. Nagkumakatok sa mga puso nating lahat na tulungan ang baby, si Baby Emmanuel. So, ako bilang vlogger, bilang part ng charity, ay wala naman ho akong sapat or kakayahan na magbigay ng malaking halaga sa kanila. Ang tanging magagawa ko lang ay ipakita sa inyo, sa mga viewers na handang tumulong sa kanilang sitwasyon. Hindi man sila humihingi ng malaking halaga kahit na sa kunting tulong lang ang kanilang hinihiling sa ating lahat na at least mabawasan man lang ng kaunti ang kanilang problema, di ba guys? At kung may mga alam kayo na mga organisasyon or mga grupo na makakatulong sa kanilang problema, ay palaganapin natin guys, i-spread natin ang kanilang panawagan. May nag-offer na rin sa akin na magawa daw ako ng video, yung original video talaga na hindi edited na i-page or i-post daw sa page ni Rafi Tulpo.
in action. Hopefully, ikontakin ko ho si Kalingap JJ, nagawa niya yun. I-send niya doon sa page ni Rafi Tulpo sa lahat na hindi din namin alam if may malasakit center doon sa Jensan. Parang wala pa ko kaming narinig na mayroong malasakit center ni Senator Bongo doon. Parang mayroon siguro sa Davao, pero nasa Jensan ho kasi, nasa General Santos ho kasi sila ate. And about naman doon sa operation, so sana ho ay mayroon ding organisasyon na makakatulong sa kanila, 'di ba? Kasi alam ko mayroong mga organisasyon na may nagpapa-opera doon sa puso, lalo na doon sa, at sabi din ni ate, ang operasyon daw ay dapat doon daw sa Maynila. So malaki talagang pangangailangan, 'di ba? So dito ang hiling natin ay isang buhay ho ng isang bata na pumakatok sa ating mga puso. Kaya nahabago ako dito sa istorya ni ate. At ako kasi maawain din ako basta pagdating mo sa mga bata. So ako, wala ko akong kunting halaga, ito lang ho yung way ko, paraan ko para makatulong ila ate. Ipakita ko sa inyo yung kanilang pangangailangan. Hindi naman ho sila humihiling ng malaking halaga sa ating lahat. Ang hiling lang ho nila ay kunting tulong lang na maaabot natin, yung kunting tulong na kaya lang ng ating sarili na mapaabot sa kanila, di ba? At wag din natin kalimutan na isama sila ate, isama si Baby Emmanuel sa ating mga dasal, na maging okay ang lahat, masolusyonan ang kanilang problema, lalo na ni Baby Emmanuel. So ang anghel na maliit pa lamang ay sinubok na ng tadhana, di ba? So guys, tulungan ho natin si ate, pagdasal ho natin, wala hong imposible kay God. Basta humiling lang tayo at magdasal ho tayo sa kanya, at siya ay tutulong ho sa atin, di ba? So yun lang, manalig lang tayo sa may kapal, kasi lahat naman ng problema ay may solusyon. So yun lang guys, kung mayroon ho kayong kunting tulong na ipapaabot, ay i-PM nyo na lang ho, o direct nyo po si Kalingap Jijer Lopez. Kung hindi nyo po siya ma-reach out, pwede nyo din ho akong i-reach out, Rhea Olarte, sa aking Facebook or Messenger, at ako na ho ang bahala makipag-connect sa inyo kaya Kalingap JJ kung hindi nyo po siya makita sa Facebook. So minsan ho ay maging aware ho tayo guys ha, sa ating mga gustong tutulungan, dapat ho ay maging legit lang. Ito ho guys ay 100% na sinasabi ko sa inyo na legit ho ito. Nag-PM na rin, nag-text na rin kami ni ate, so pino-confirm ko ho sa kanya yung mga detalye, kaya pinapuntahan ko kay Kalingap Teacher ang lahat para maging sure ho tayo, diba? Tutulong ho tayo sa mga legit lang na nangangailangan ho talaga ng tulong. So guys, doon lang guys, yung contact lang ninyo ay si Kalingap Jijer or ako ho, pwede din ho ako, pero iko-connect ko lang ho kayo doon kay Kalingap Jijer. Hindi ho ako magtatanggap kung may mga tulong kayong ibibigay, hindi ho ako tatanggap, kundi idiretso ko kayo kaya Kalingap Jijer Lopez ng General Santos City, doon ho. So guys, Kalingap Jijer guys, pakisuportahan po ang kanyang channel guys. Isa po siyang Kalingap team partners ni Kuya Val Santos Matubang. Napakaliit pa po ng kanyang bahay guys, ng kanyang subscribers. Please tulungan ho natin siya guys na mapaangat din ho ang kanyang subscribers para din ho makatulong din ho siya sa ating kababayan doon sa General Santos City. Siya po yung ating contact doon. So please guys, tulungan ho natin diyan sa mga Bisaya diha. Taga Tagadabaw, taga Mindanao, mga Bisaya, mga taga Luzon, Visayas, Mindanao ho, tulungan ho natin si Kalingap Jijer guys, para ano naman po siya guys, para maging certified Kalingap partners na rin natin, diba? Sa tutulong ho tayo sa abot ng ating makakaya, ito lang ho yung ating paraan bilang isang OFW na kinokontak ng mga nangailangan, ito lang ho din po ang aking paraan para tumulong ho sa inyo. So please guys, tulungan ho natin Kalingap Jijer po, Kalingap Jijer Lopez. Pakidalaw po ng kanyang channel, pakisubscribe, pakitulungan ho natin siya para mapaangat ang kanyang subscribers, ang kanyang makumpleto niya na ang journey dito sa YouTube, at makatulong ho ng malaki sa kanyang advokasya doon sa General Santos City, na pagtulong, paglingap sa mahihirap sa General Santos City. Guys, so dito ko na lang tatapusin ang aking hindi naman ito sabing reaction videos. Ito ay tatapusin ko ho ang ating hiling sa inyo. Natulungan ho si Baby Emmanuel. So guys, ito po ang ating dito ko po i-end.
please subscribe po. Kung hindi nyo po na-subscribe, si Kuya Van Santos Matubang, please subscribe. Ate Edna Vlogs, and also Kalingap Rab. Pakisuportahan po ang kanilang mga channel. And also guys, I would like to promote my official team, Malasakit, ni Engineer Will Silipat, leading by Engineer Will Silipat, Jeroy Lipat, Asting na Pinoy, si Kuya Isko, Rose Aguirre Vlogs, Angel Dilag Official, April's Love Official, Ate Bingkay Life, Chief Tero and Puling TV, Dong Tigidong, Geraldo Miduranda, January 16 TV, Scooby Drew TV, and also The Caring is Blessing ni Engineer Will Silipat, All About Mimi, Elena Kabilbil, Priscilla Libris, Juna G TV, Lolita Sibay, Eliza Lamok, Sadik TV, J-Sam, Super Sweetheart, Tagumpay Ate Aquino, Test Jam 21, and Zamilin TV. So guys, dito ko na lang i-end ang aking video. So please, kung mayroon ho kayong mga tanong or gustong ipaabot kay Bibi Emmanuel, pakikontakt na lang ho ako or si Kalingap Ginger Lopez. So guys, maraming salamat guys. Please, kung hindi ka pa nakapag-subscribe na ating channel, please subscribe and click the notification bell para updated kayo lagi sa ating mga videos. So see you next time. Bye!